on to the primer. So for my primer, I'm going to use this whitening cream, and you can use this as a makeup base. Maglalagay na ako ng primer. So for my foundation, I'm going to use this BYS cream foundation in the shade Warm Beige. Coverage ng foundation na to is killing it. Ang ganda. So, oras na para tayo ay mag-conceal ng ating mga balas dyan. So, gagamitin ko is, this is the concealer and corrector wheel. Kukunin kong shade is this color right here. Siyempre, huwag niyong kakalimutan i-blend that out using your beauty blender. If you guys looking for the best beauty blender at kung namamahalan kayo sa original beauty blender, try niyo tong beauty blender na to sa Divisoria lang siya. So, yeah, ang lambot-lambot niya. Thank you so much, Jorica. Oras na tayo ay magluluto, okay? Magbe-bake tayo. So, again, my only trusty air spandex powder. Maglalagay lang tayo ng powder sa ating under eye area. Okay, so kapag na-bake nyo na yan, hayaan nyo lang dyan hanggang sa marinig nyo yung ping! Tapos na tayo mag-bake. So pwede nyo na siyang burahin. Okay? So bago yun, pupunta mo tayo sa brows. So, gagawin ko muna yung kilay ko off camera, then I will be right back to you guys para sa eyes na. Okay, so tapos na tayo sa kilay. So pupunta tayo sa eyes. Siyempre maglalagay muna tayo ng primer. But, ang gagamitin kong primer ngayon is concealer. So again, back to this concealer. And kukunin ko yung medyo white. Hindi masyado siyang white. Yung parang cream lang. Tapos, ilalagay na natin siya dyan. Then, spread niya lang siya. So, for my eyeshadow palette na gagamitin ko ngayon is this is from the Morphe 35B Glam Palette. So, mag-warm muna ako ng eyes. I'm going to use this red eyeshadow right here. Let's get pop this into our crease area. Then to add more darken, I'm going to use this color para siyang plum. Pero yung siya kakalimutang i-blend para mag-blend lahat ng kulay. Kailangan natin pasain ngayon yung brush. So, I'm going to use a setting spray. Kukunin natin yung yellow na eyeshadow. So, tatanggalin na natin yung ating binibake. Ang gagamitin kong patanggal dyan is this is from the Pinay True Blend NARS Inspired Brush Set. So, maglalagay tayo ng blue eyeliner dito lang. Hindi sa mismong waterline, dito lang sa ano, para sa ating base color. I forgot the brown. This is from Milani Color Brilliance Eye Pencil in the shade 02 Aqua. For the Morphe palette, so kukunin ko tong kulay na to. Then ipapatong na natin siya dun sa blue na eyeliner na ginawa natin. Time for the liquid eyeliner, I'm going to use this soft and smooth, ultra fine, durable liquid eyeliner.
I'm gonna curl my lashes and apply some mascara, then I will be right back to you guys. For my eyelashes, ito ulit yung gagamitin ko, yung kay Miss Jorita. And I think kukunin ko yung pang-apat. Hindi ako naglagay ng mascara sa lower lashes kasi patatabunan yung blue niya. So ganyan na siya. Dito na lang tayo kapabong niya sa top. Then yes, after niya, bubarin na natin lahat ng mga binibake natin. Sa ating pa ng inner corner, ito yung kukunin ko, yung gold na kulay. So for my contouring, I'm going to use this Enhanced Cosmetics Contour Blush Palette. Ayan, contour siya. Tapos meron siyang highlight and contour palette pala. So yeah, magko-contour na tayo. For my blush, I'm going to use this Glory Plus. This is from Miss Kaylee Yuri Melissa Lee. So, this is the Marble Blush. Lagi akong brush ng brush. Marble Blush. So, meron siyang kasamang shimmer. Ayan. So, for the highlighter, I'm going to use this BH Cosmetics Pride, Prejudice, and Zombies. So, ito yung palette. And meron siyang kasamang highlighter. So, ito yung gagamitin ko. For my lips, ito guys ha. Kahit saan mabibili nyo to. Dahil nasa mga online shop. This is a Minhow Kiss Proof Soft Lipstick in the shade number 005. Gustong gusto ko to. Lalo na pag sa mga smoky and strong eye makeup. Grabe ang flawless. Forgot to add some glitter. You know me, I love glitters na. So, ito yung from Dabble Liquid Glitter Liner. Maglalagay na ako sa inner corner. Ayun ko na yung wig ko, then I will be right back to you guys.